Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioner. Tayo po ay magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin niyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nais niyo na ba itong malaman? Halina't atin itong talakayin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Alert all SSS pensioner and SSS members, pamunuan ng SSS inutusang magdagdag ng benepisyo sa utos ng Kongres. Ayon sa ginawang pag-uusap, dapat na anyong magdagdag ng benepisyo ang SSS sa kadahilan ng marami pa rin sa mga miyembro nito ang pinahirapan ng pandemic. Dahilan ng SSS, hindi maaaring magbigay ng dagdag kung walang sapat na dahilan na maaaring mapagkunan ng dagdag. Dahil nakadepende ang buhay ng Social Security Fund sa kontribusyong nakukuha lamang ng miyembro at walang taning dapat ang buhay ng SSS. Dahil base sa kanilang pag-aaral, tatagal na lang ang pondo ng SSS sa taong 2054. Kaya kung sakaling maubos ito, maaring manganib ang benepisyo ng SSS pensioner at SSS member. Kaya narito ang ilang mahalagang importanteng detalye ng video na dapat nyo nang malaman sa ginawang pag-uusap ng dagdag benepisyo na dapat ibigay ng SSS. I would like to ask the representative from the SSS to state the position on the matter regarding the House Bill 1775. Attorney Cruz, you are recognized virtually. Good afternoon, Mr. Chair, and to the honorable members of this committee. So there is no debate. We agree. We share the concern of these members of this committee about the plight of our members, especially during this time of the pandemic, with many of them losing their jobs for probably more than 2 months, as Representative Pimentel had mentioned. At the outset, we'd like to point out that our Social Security Fund, like many other social insurance schemes in the world, is largely unfunded, meaning we rely on the current contributions to pay for the current benefits. So we do, while in the short run we are in good condition, our fund life is until the year 2054. At the same time, we note that a social insurance scheme should live in perpetuity. Dapat po, walang taning ang buhay ng SSS fund. And so, in spite of the fact that in the short to medium term, in the next 20-30 years, we are able to provide the full benefits to which our members are entitled. After that time, we will begin to develop a very large unfunded liability, which right now we estimate to be running a little over 4 trillion pesos. And so the fundamental principle that we follow is that there should be no enhancement in benefits unless there is adequate source of funding. Having said that, we have done preliminary actuarial studies on the proposal of Representative Pimentel, and we estimate that extending the benefit will result in an additional 174 billion. That's on top of the 4 trillion unfunded liability that I already mentioned. Now, in the scheme of things po, a few hundred billions relative to 4 trillion, hindi siya ganun kalaki, but still, this represents a huge amount of money. Ang dilemma po namin is medyo zero-sum game po ito eh. If we increase the benefits to current claimants, we are necessarily depriving future generation of SSS members of essentially the same amount. So, and that's why and that's what we stated in our position paper. As much as, again, we share in a very difficult plight of our countrymen, iyon po yung unfortunate situation where the fund is.
we can only provide additional benefits by taking away benefits to our future members. Essentially, ganun din po yung sasabihin ko in some of the other proposals. Atin munang tatapusin dito ang inyong panonood. Ano ang masasabi nyo sa dahilang ito ng SSS kung saan hindi pa rin sila maaaring magbigay ng dagdag sa kadahilan ng walang sapat na pondo na maaaring mapagkunan? Tanong tuloy ngayon ng karamihan, bakit hindi sahod nila ang bawasan? Bakit contribution na lang lagi ang pinagbabasihan? Saan na lang napupunta ang investment ng SSS fund? I-komento sa baba ang inyong reaksyon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!